Hello guys! Magluluto tayo ng steam fried fresh noodles. Ayan. Tali kayo sa akin kusina. Kusina ni nanay. Tuloy po kayo. Diba masarap kapag may lemon. Kaya alam mo kung meron tayong kalamansi. Meron tayong lime kagaya nito, diba? Masarap. May tokwa, may hipon, at yung pork. Siyempre pa, sinamahan ko siya ng prutas. Gusto nyo ba ng pinya? O paborito nyo din ba yung grapes kagaya ko? Hali kayo, welcome kayo sa aking kusina. Siyempre pa, una natin gagawin. Ayan, papalambutin natin ng bahagya yung ating karne ng bagong. Para hindi siya matigas. Diba kapag ginisan natin siya kaagad, medyo matigas-tigas siya. Ayan, para maiwasan, kailangan mapakulat natin ng bahagya. Pagkulat natin. Ang lulutuin nga pala natin ngayon ay stir fried fresh noodles. Pakuluan lang natin. Ayan, kung makikita ninyo, kukunti na lang yung tubig niya, konting-konti na lang. Hahanguin natin ito. Tapos, isi-set aside natin. Yan, sunod naman natin prituhin itong ating tokwa. So, natapos na yung ating ilagang pork. Ayan. Gilid muna natin. Ito yung susunod natin tokwa. So, medyo pagbabrown lang natin siya ng bahya. Para hindi siya madurog kapag hinalo na natin siya sa ating pansit. Ayan. Susunod naman natin yung ating hipon. Mabilis lang ito. Ayan. Saluhin lang natin ng mabilis. Tapos, hihinawalay ko ulit ito. So, this is it na talaga. This is it, pansit. Magsisimula na tayo sa ating bawang. Siyempre pa, ang ating bonggang-bonggang halo. Sunod na natin yung ating sibuyas. Tuloy lang yan. Halo lang ng halo. Haloin lang natin. Baka masunog kasi. Okay. Ilalagyan na natin yung ating baboy of boy. Lalagyan natin yan ng light soy sauce. Light lang. Very, very light. Okay. Very, very light. Okay. Ito
pagkalagay nito, ilalagay na natin yung ating bitsuelas or green beans. Ayan. Aba! Ang ganda ng kulay. Ano? Ito ang gusto ko pag nag-ibig sa akin, yung mga kulay-kulay. Tapos, ay! Makinutik na natapon siya. Ito yung aking celery, yung stock ng celery. Tapos, meron din ako ditong kinagkad na carrot. So, ilalagay na rin natin yan. Siyempre pa, para hindi siya masunog-masunog. Maganda yung pagkakaluto. Lalagyan natin siya ng bonggang-bonggang sibig. Ayan. Ayan. Ano ang sikreto para hindi siya, ano, hindi siya masunog. Ayan na. Dahil dito natin pinirito lahat ng mga bagay-bagay, lahat ng ating mga sangkap, siyempre pa, nandiyan na yung kanyang lasa. At siyempre, lalagyan na natin siya ng paminta. Para sa simula pa lang, meron na siyang lasa. Siyempre pa, susunod na natin yung ating mahiwagang pansit. Ayan. Ito ang gustong-gusto talaga ni tatay eh. Ating ating pansit. Tulo lang ako saglit ng tubig. Para sa ating sabaw. Ayan, hahaluin natin siya. Siyempre, pag nailagay mo na yung pansit, kailangan maglagay na tayo ng ating sweet soy sauce. Lagyan na natin yan dyan. Okay, sweet soy sauce. Siyempre, hindi nawawala ang ating oyster sauce. Lalagyan din natin ang oyster sauce. Ayan. Oops. At additional ng ating light sauce. Light soy sauce. Ayan, mali-mali na. Okay. Ito na yung ating pinakuluan na tubig. Bago natin haluin, ilalagay na natin yan. Para maluto yung ating pansit. Pagkalagay, syempre, bonggang-bonggang halo. Ayan. So, haluin lang natin yan. O, diba? Yung paminta, lumalasa na. Yung ating soy sauce, nandyan na. So, pinagsama-sama na natin. At bago tayo magsisi, baka naging maalat ito, siyempre, titikman natin yung ating sabaw. Yeah. Titikman lang natin yung ating sabaw. Okay. Hindi siya maalat. Ngayon, saka ko ngayon ilalagay itong aking hipon. So, dyan lang muna. Standby ka lang muna yan sa taas. Kailangan ma-absorb muna yung tubig or sabaw. Yan, ma-absorb muna ng ating pansit, ano? Mas maganda. Okay. Pagkatapos nito, ilalagay natin sa ibabaw at mamaya nito. Ilalagay natin sa ibabaw ang repolyo. Repolyo at saka syempre meron yung sikat na sikat na green onion. Yung matigas na bahagi yan ng green onion. Ilalagay natin kumulo. Ngayon tatakpan natin siya ng bahagya. Takit lang. Ayan. Siyempre, pa nakikita natin, nalalanta na yung ating pechay, ay repolyo. Ayan. Muntik na naging pechay. Pahaluin natin para mag-mix na yan. Okay. Ayan na. So,
para makuha na rin niya yung lasa. Okay, hahalo na rin natin yung ating hipon. Ngayon, nasa ilalim na yung hipon natin. So, tansyahin natin, guys. Pag kulang yung ating sinabaw, pwede natin siyang dagdagan. Okay? So, dadagdagan natin ng kaunti. Ayan. Kaunti lang yun. At dahil stir fry, syempre, hindi dapat na magkaroon, ay, nako, muntik na tumuob, magkaroon ng maraming sabaw. So, para matanggal yung sobrang sabaw, kailangan natin siyang haluin ng haluin. Bongga-bongga ka dahil. Ayan. Diba? Sarap. Ayan na. Lagay ulit natin sa ilalim yung ating hipon. Cover. Ayan. Saka natin ilalagay ngayon yung ating celery. Ayan. Dahil sikat na sikat din ang ating celery. Hindi pwede magpanset nang walang celery. Ayan. Lagyan natin ang celery. Tain lang natin. Pakulang lang natin saglit. Ayan. Hahaluin ulit natin. Ayan. Okay na yung ating celery. Alam nyo ba itong pansit na ito? Kasi dalawang klase ito ng ano yun, ng tawag dito, fresh na pansit. Yung isa, di ba, yung malapad na mataba. So, yun, kahit anong halo ang gawin mo, matagal siya na matagal siya na maputol. Ito naman, itong klase ng pansit na ito, madali siyang maputol. Kaya kailangan dalawang sandok na gagamitin mo, ganyan. Kasi pag isa lang, may tendency na maputol siya. So, ito na. Ang abis. Ayan. Okay na, guys. Luto na ang ating stir fry pansit. Yes. Kainan na. Ayan. Haluin lang ng haluin hanggang sa mawala yung kanyang sabaw. Okay, so ito na. Sumisirit na. Kapag sumirit na yan, ayos na. Hola! Ayan na ang ating stir fry pansit. Siyempre, toppings na yan. Ating tokwa. Alright. Ayan na. Luto na! Kainan na! Guys, luto na yung ating stir fry rice noodles. Ayan. Ito na siya, guys. Siyempre pa, sinamahan ko ng prutas. Ayan. Meron tayong pineapple. Ayan, ating favorite grapes. Ito na, guys. Sarap ng hipon, no? Nalagay ko sa ibaba. Ayan. Nalagyan natin siya ng pansi. Yung ating tokwa, yung ating mga gulay. Yan na siya, guys.